Hey guys, it's me Ella and welcome sa panibago nating video. Alam ko naman na inaabangan niyo tong video na to dahil nga nag-post ako about dun sa diet journey ko. Marami nagtatanong sa diet routine ko and also sa workout ko. So ayan guys, malalaman niyo yan dito sa video na to. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat sa support na binigyan nyo sa akin. Sobrang na-overwhelmed ako sa mga nangyari kahapon dahil di ko naman talaga inaasahan. So, eto na nga. Ikwento ko lang sa inyo, ano nga ba nangyari kahapon? So, kahapon guys, may naglabas ng article tungkol sa akin. Yun yung ABS-CBN. Naglabas sila ng article tungkol sa akin and nakita ko doon yung weight loss transformation ko plus nagkaroon daw ako ng abs, etc, etc. So, yun nga guys, sobrang nagulat lang ako kasi naliligo ako, tapos pagbalik ko sa social media ko, nagpa-flat na yung Instagram, nagulat din ako, dumami yung followers ko sa Instagram. Ito yung unang picture nung sa Instagram ko nung pagkatapos ko maligo. Tapos biglang ngayon, ito na siya. Ayan na siya, guys. So, ayan, maraming salamat sa pagsuporta nyo, guys. Alam ko naman na ay nabangan natin tong lahat. At ayan, sa mga nagsasabing na-pressure ako about sa social media kaya ako nagpapayat, guys, hindi po yun dahil doon. Nagpapayat ako para yun sa sarili ko and gusto ko lang na magkaroon ako ng parang new version of me. Yun lang yung gusto kong mangyari. And syempre, para maging healthy din tayo. Nilulubos-lubos ko to kasi nga sabi nila kapag medyo tumandado, medyo mahirapan na akong mag-diet o papayat. Punta muna tayo sa timeline natin, guys. So, etong picture na to, noong March 7, 2020, ito yung last gala ko noon. Medyo, kung makikita nyo dyan, medyo maitim pa ako. Kasi hindi pa ako nag-skincare routine dyan. And also, hindi din ako nag-diet pa dyan. And next, ito naman yung sa first day of diet ko, guys. March 26, 2020. Ito, 1 month. Parang, medyo 1 month na to, guys, na nag-diet ako. Ito yung pinakauna kong cheat day, guys. Kasi yung original na weight ko is 141.9 pounds. Ngayon, 113 na ako or 112 minsan. Kasi nga, ganun siya, pabago-bago siya. So, ayan nga guys. Ito yung first cheat day ko. Ang weight ko ata dito is 128 something or 125. Tapos nag-gain ako ng mga 3 pounds dahil dyan sa mga kinain ko sa birthday ko. Well, deserve ko naman yun kasi birthday natin yon. And ayan na yung pinaka-last na cheat day ko, guys. Hindi na ako nag-cheat day ever kasi na-trauma na ako. Next, ito yung pinakauna natin belly picture, guys. April 30, 2020. Second belly pic, May 5, 2020. Third belly pic, May 7, 2020. Ito naman yung fourth, May 9, 2020. As you can see, guys, lumiliit siya. Lumiliit yung belly natin. Ito naman, 5th belly pic, May 12, 2020. May 13, ito yung pang-anim natin. 7th belly pic, May 19, 2020. 8th belly pic, May 24, 2020. 9th belly pic, May 29, 2020. Pang-sampo, 10th belly pic, June 4, 2020. Ito guys, dito na nag-start yung workout ko nung June 1, yung abs workout ko. Pina-follow ko yung program ni Chloe Ting. Kumuha ko doon ng mga workouts na kakayarin ko. Hindi ko talaga siya finalo yung para pinapanood mo sa YouTube na ipa-follow mo yung program niya, hindi. Kumuha lang ako ng exercise and then kumuha ako ng sarili kong routine. And makikita niyo yan sa susunod na vlog ko kung paano ko gawin yung workout routine. 12th belly pic natin ay nung June 8, 2020. Ito yung June 20 na. Ano naman to? Nagkakaroon na ng hulma, nagkakaroon na ng konting abs. Hindi ko alam kung abs yan. Pero yun na nga, nag-hulma na nga yung abs natin dyan kasi nga 1 month na tayo nag-workout. And ito naman, 14th belly pic. Grabe guys, tingnan nyo naman. Medyo thin na yung yung sa belly part natin. Medyo hindi na siya ganun kasagi katulad nung unang picture. Ito naman, June 29, 2020.
sobrang natuwa ako kasi nakapag-talking ako ng mga sinusuot ko and hindi ako nako-confuse. Eto guys, first month ng abs workout. So natapos ko yung first month ko, July 1, 2020. Ayan, tingnan niyo naman guys, 'di ba, yung results. Sobrang natuwa ako diyan. And eto na nga yung nag-flood yung sa Instagram ko, yung July 5 na picture natin. Yung gumawa ng mga article. Maraming salamat sa inyo. Sa pag-boost ng social media ko, maraming salamat. Ayan nga guys, hindi tayo titigil kasi hindi ko pa talaga na-reach yung goal ko sa ngayon. Kasi ayan nga, gaya nga na sinabi ko, 113 ako ngayon or 112. Ang goal ko kasi is 100 pounds. So, yan guys, kailangan ko i-vlog yung diet journey ko. So, ano nga ba mga kailangan nating iwasan habang nagda-diet tayo? Yun yung mga pagkain na kailangan natin iwasan. Ano may mga habits na dapat mong iwasan, yung mga ganun. So, unang-una sa lahat, kailangan ilesen mo yung pagkain mo ng carbohydrates. Kaya nga, tatlong kutsarang kanin lang ang kinakain ko kasi ayoko masyado kumain ng carbo, mga potato, fries, goodbye, bawal yan. Kahit favorite ko yung fries, iniwasan ko yan guys. Since lockdown, at wala tayong magagawa, wala talagang fries. So, ayun. Kahit naman matapos na yung lockdown guys, hindi na ako kakain masyado ng fries kasi alam ko na sobrang nakakataba yun. Pero, hindi ko naman sa sinasabi na huwag tayo kumain ng mga ganong pagkain. Iwasan lang natin yung pagdalas na pagkain ng mga ganong pagkain. At, ano ba? Mga dapat mong iwasan, papaka ng papak. Kasi minsan, ay, konti na naman to. Sige, papaka lang. Hindi ganun, guys. Kung ano dapat yung kinakain mo, yun lang. Yun lang dapat. Kailangan maging strict tayo kung gusto mo talaga makita yung best result ng diet mo. And, ikaw din naman makikinabang noon at the end. Kasi, alam mo yun, yung ang happy mo lang na naka-accomplish ka na something na hindi mo inaakalang magagawa mo. Nang ganun kahirap yung mga ginagawa. So, alam mo yun guys, parang relieve ka. Pero, doesn't mean na pumayat ka guys. Dapat mo lang i-stop ang pagda-diet mo. Kailangan consistent ka. Kailangan mo ring iwasan yung pagkain na matatamis. Sweets, yan. No. Bawal yan. Since ako, singer ako, hindi ako pwede talaga kumain na matatamis. At, ayan na nga. Yun lang yung mga kailangan mong iwasan. Carbohydrates. And yung pagtikim-tikim. Ano nga ba yung ginawa ko? Yun, yung mga sinabi ko sa inyo, ginawa ko yun. Tapos, tatlong kutsarang kanin. Kahit anong ulam yan, guys, pwede mong kainin yan. Free will yan kung anong gusto mong kainin na ulam. Basta, tama yung takal ng kanin mo, which is tatlong kutsarang kanin, mga best. Hindi ko naman sinasabi na tatlong kutsarang kanin talaga yung kainin nyo, guys. Pero sa akin kasi, effective yun. Disclaimer, guys, ha. Sa akin, naging effective siya. Hindi, pero mas maganda pa rin talaga mag-consult muna tayo sa nutritionist natin or sa doctor kung okay ba yung diet kung ganito. Siyempre guys, ayoko naman na mapahama kayo. So, dapat i-sure pa rin natin. Pero kung gusto niya talaga pumayat, pwede nyo naman gawin talaga to. And safe naman siya guys. Safe siya. Safe. Ayun, tatlong kutsarang kanin, any ulam. Lalagay ko lang siya sa maliit na bowl. Tapos, chopsticks ang ginagamit ko. Alam nyo ba kung bakit chopsticks, guys? Para sa akin, guys, ha? Matagal ako kumain kapag chopsticks ang gamit ko. Kasi ganun daw yon. Kapag mabilis ka kumain, hindi mo feel na busog ka. Kasi nga, ang bilis mo lang kinain nung food mo. Pero kung kakain mo siya ng mabagal lang, mafeel mo rin na, ay, busog na ako. Plus, iinom ka pa ng tubig na madami. Yun yung kailangan natin gawin. At pwede ka ding uminom ng tea. Isa din yung sa mga nakatulong sa detox ko, guys. Nag-cha-cha ako. Tapos, ayun lang. Yun lang naman yung mga ginawa ko. Sobrang strict ako lang talaga sa pagda-diet ko. And sobrang minomonitor ko yung timbang ko every time. As in, hindi ko mabilang, guys, kung gaano karami akong beses nagtitimbang sa isang araw. As in, mayat-maya siguro. Kasi nga, gusto ko makita kung pag uminom ba ako ng tubig, ilang grams madadagdag sa akin, kapag kumain ako ng kanin, ilang pounds ba madadagdag sa akin. So yun guys, dapat minomonitor natin yung weight natin para makita natin kung may progress ba, kung wala, anong kailangan natin gawin. Yun yung
ginawa ko, guys. So, yun yung mga nakatulong talaga sa akin. Last, pwede din tulong humanap ng inspirasyon ninyo. Alam ko naman na may mga tao dyan, may inspirasyon, diba? Hanapin natin yung inspirasyon natin. It's either inspiration or para sa sarili mo, ginagawa itong diet na to. Walang makakapigil sa pagda-diet mo dahil pagka pumayat ka, ganon. Nag-workout ako every night. Minsan guys, nag-workout ako mga 11, mga 10 or 12 minsan guys. Ano nga bang mga workout na ginagawa ko? Nung last time, 10 sets of 1 minute plank, 50 reps of plank twist, 100 reps semi-sit-ups, tapos 50 reps ng squats, 1 hour boxing. Yun lang naman mga ginagawa ko everyday. Tapos nagti-TikTok pa ako. Isa din yun sa mga malalaking factor ko bakit ako pumayat. Kasi nagpapawis ako. Dahil yun sa TikTok guys. So, i-follow nyo yung TikTok account ko. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng vlog na ito mga friends. I hope na-enjoy nyo and may natutunan kayo dito sa vlog na to. Kayo na yung bahalang dumisiplina sa sarili ninyo kung anong kakainin nyo. Basta sinabi ko kung ano yung ginawa ko sa pagda-diet ko. And support ko kayo guys. At kung napanood nyo tong video na to at nagpapayat kayo at pumayat kayo, isan nyo lang yan sa akin guys at ipopost ko kayo sa Instagram dahil sobrang happy ko na nakapag-inspire ako ng tao na katulad mo, katulad niya, katulad niyo lahat. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood. Thank you so much ABS-CBN sa pag-post ng picture ko at paggawa ng article. At sa mga gumawa ng article about me, maraming salamat sa inyo. Na-overwhelmed lang talaga ako. And guys, stay tuned sa mga ipopost kong video and marami pang covers ang dadating sa atin. Thank you so much guys, mga friends. I love you all. See you sa next video. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, eh mag-subscribe ka na. Pwede mo din i-on yung notification bell dyan sa baba. I love you all, friends. Love on. Bye-bye.